Hindi man nakakakita, hindi ito naging hadlang para sa ilang bulag sa Quezon City na makiisa sa tradisyong pabasa. Sa pamamagitan nito ng librong ginawa, gamit ang Braille. Si Steve Dailisan on assignment. Sa kalagitnaan ng maingay at tila, hindi natutulog na Quezon City. Naging kanlungan ng simbahang ito sa Kamyas ng ating mga kababayang may kapansanan na naghahanap ng liwanag sa panahon ng kadiliman. Nasampada, di matuyo, di malanta. Sabado alas 4 ng hapon, muling nagtipon-tipon ng ilang mga bulag para sa kanilang taunang pabasa. Payak at simple lang ang okasyon. Apat na bulag na magkakaibigan na binabasa ang pasyon sa pamamagitan ng paggamit ng Braille. Dito namin nakilala ang mag-asawang sina Menchie at Edwin. Panata na raw nilang magkasintahan na makibahagi sa pagtitipong ito. Parehas gusto namin talaga makapag-serve kay Lord. Maging member ng choir, ganyan, maging active ba? Pag ako nakakasali dito sa pabasa na to, especially pagkatapos namin magbasa, na-fulfill na namin yon. Feeling ko, isa akong bagong nilalang. Bago lahat, bago yung aking katauhan. Harap ka nagkomunyon or nagpabinyag uli. At dito kanilang napatunayan na lahat ay kanilang kakayanin basta mananatili ang Panginoon na sentro ng kanilang pamilya. Huwag kang maghihinalakit kay God kasi may purpose yan. Lahat ng bagay may purpose yan. So, ngayon na ganito na ang age, gusto ko pa rin talagang maging active kasi nga God is really working with our lives. Napakaganda nitong practice na to na sinisikap na maisama sa pabasa yung mga PWDs. Ang utak sa paggawa ng Braille ng pasyon, amin ding nakilala sa pabasang ito. Siya si Mang Teddy, 57 anyos. Taong 2012 niya ito sinimulan. Para kasi sa kanya, hindi dapat maging hadlang ang kapansanan para mag-alay ng papuri sa may kapal. At umaasa siyang sana'y mas marami pang kapwa niya bulag ang makasali sa kanilang mga pagtitipon. Dumating na hapong totoo. Sa ngayon, 14 libro pa lang ang meron sa buong Pilipinas na maaring gamitin ng mga bulag na nais sumali sa pabasa. At ang nakalulungkot pa rito, unti-unti na itong nasisira. Ang Braille kasi na pinag-imprentahan ng pabasa ay ordinaryong papel lamang. Nagdi-deplete na, lalong nadi-deplete kasi pinabalik-balikan namin ganunin. Ang kailangan sana namin, it should be embossed in a Braille-on paper. Available naman dito sa Pilipinas, but costly. Marami namang mababait at very generous na tao sa paligid na naghahanap lamang kung saan pwedeng makatulong. Siguro pwede nilang i-sponsor yung paghahanda ng Braille books. Sa mundong minsan nangangapa sa kadiliman, naway walang pagsubok o kapansanan na maging balakid sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ako po si Steve Dailisan at ito ang aking assignment.